Nakakaloka. Galing ko pala mag-English. Ang galing yung paggagawa. Katunog ko eh. Ilan lang sila sa mga reporter at news anchor ng ABS-CBN na nabiktima ng deepfake o yung pag-edit ng video na mukhang sarili nilang boses ang ginamit. Gawa nga tayo ng reaction video. Filipino Dr. Willie Ong has revealed the secret of how to get rid of hypertension once and for all. Galing ko pala mag-English. One of those who tried this remedy was professional boxer Manny Pacquiao. Ha? Claims that Willie Ong saved his life by recommending a revolutionary remedy for hypertension. Willie Ong himself will tell you more about it in detail. Greetings. I want delikado to delikado tong mga ganito. Lakas mga panloko nito. Dr. Willie Ong told on his Facebook page about an innovative remedy that will permanently get rid of excess weight. Wow, one of pampapaya. Those who used this remedy was his wife, Annalisa Ong. Annalisa Ong herself will tell you more about it. Greetings. I want to share with you an innovative remedy that pampapaya will get rid talaga of excess weight. This product was ibig sabihin ba, payat ko sa TV, tingnan para maging endorser ako ng pampapayat. Oh my gulay. Famous Filipino doctor Willie Ong told on his Facebook page about an innovative remedy that will get rid of excess weight forever. One of those who Patunog used this remedy was his wife, Annalisa Ong. Willie Ong himself galing will tell you more about it. Ang galing ng gumawa. Pero fake ko ito. Huwag kayong maniniwala dito. Tsaka hindi ako pwedeng mag-endorse ng anuman. Ng anumang bagay. Babawal sa aming mga newscaster. Breaking news. Willie Ong, a famous Filipino doctor, has revealed the secret of how easy it is to get... Bahala ako na kaya nang gawin to sa tulad naming journalist, kahit sinong may video online. Kaya nakakatakot kasi sana dapat ang teknolohiya ginagamit natin sa maganda, sa makabuluhan, yung makatulong sa buhay natin. Dumarami na ang mga deepfake photos at videos ngayon sa tulong ng AI o artificial intelligence at mga computer program. Ayon sa isang eksperto, nagsimula ito sa mga meme, satire o katuwaan lang. Pero kinalaunan, nagamit rin sa masama, gaya ng paggamit ng mukha at boses ng mga personalidad sa pagbenta ng mga produkto at iba pa na walang pahintulot. Mga reporter sa ibang media network na biktima na rin at hindi lang journalist ang target. Pwede rin mga artista, politiko at ikaw, yes, pwede ka rin mabiktima ng deepfake. Huwag kayong aasa dyan sa mga gumagamit lamang ng mga ganyan. Kung may gamot, kinakailangan bumili kayo sa mga pharmaceutical store. Magkonsulta muna kayo sa mga doktor. Yun ang pinakamabisaw niya, hindi yung sa social media o kaya aasa. Nako, ay delikado ko yun. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, dapat mas maging mapanuri tayo sa panonood ng videos online dahil hindi lahat totoo. Lalo pa at malapit na ang halalan at ayon sa isang eksperto, baka magamit sa political propaganda. Walang masama sa AI pero dapat magamit ito sa mabuti at dapat maging mapanuri at maging alerto sa paggamit ng social media. Baka mapalitan ang boses ko sa videong ito. Huwag naman sana.